Nauuuhaw po ba ang Diyos? Saan po nauuuhaw ang Diyos? Sino po sa inyo dito ang nakaranas ng mapagod, magtrabaho, pawisang-pawisan, at uhaw na uhaw? Taas po ang kamay. Yan, lahat tayo nakaranas ng mauhaw. Ano ho ang pakiramdam kapag tayo uhaw na uhaw pero wala tayong mainom? Ang sabi nga ng matanda, ang sama sa pakilasa. Ang hirap, yung gustong-gusto mong mapatid ang iyong uhaw, wala kang magawa. Atin hong imaginin tayo ay nasa disyerto o tayo nasa bundok. Tayo pagod na pagod. Pagbuklat ng ating bag, wala pala tayong dalang tubig. Anong ating maramdaman? Magiinit ang ating mga ulo. Ang sama sa pakiramdam. At lahat ng iyong makitang tubig, kahit madumi, parang ang sarap inumin. Sapagkat tayo uhaw na uhaw. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, pagninilayan natin ang iba't ibang klase ng uhaw. Para ating makita kung saan ba tayo talaga nauuhaw. At kapag nakita natin ang uhaw na ito, pwede nating malaman saan tayo pwedeng sumalok ng tubig, kung ito ay tubig, o ng kung anuman na maaring pumatid sa ating uhaw. Number one, ang unang klase ng pagkauhaw ay yung tinatawag nating physical thirst, bodily thirst. Ito yung pagkauhaw sa tubig, literal na pagkauhaw. At lahat po tayo nakakaranas nito. Ang ilan sa atin, pag uhaw na uhaw, ano ho ang iniinom? Soft drinks, juice. At imbis na makapatid ng uhaw, ano ho ang ginagawa ng soft drinks? Lalong nagpapauhaw sa atin. Kasi alam naman natin ito'y may sugar na ine-extract daw ang tubig lalo sa ating katawan, kaya imbis na ang pakiramdam mo'y napatid ang iyong uhaw, naghahanap ka lalo ng tubig. Napakasimple ng pagkauhaw na ito. Sapagkat kapag ganito ang pagkauhaw, napakadali ng solusyon. Ano po? Ay diiinom. At ngayon naman, sa ating panahon, maraming paraan para makakuha ng tubig. Nakakalungkot lamang dahil may mga lugar na hanggang ngayon ay hindi pa accessible ang malinis na tubig. Pero generally, kapag tayo nagkaroon ng physical thirst, bodily thirst, napakadaling solusyonan. Iinom lamang ng tubig. Yung mas malalim na pagkauhaw, ito po'y medyo mahirap ng solusyonan. Ano ang tawag natin dito? Emotional thirst. Psychological thirst. Mga pagkauhaw ng damdamin. Sino ho dito ang uhaw sa pagmamahal? Taas ang kamay. Yan, medyo nahiya na tayo. Madaling umamin kapag ikaw ay uhaw sa tubig. Pero kapag tayo uhaw sa pagmamahal, uhaw sa atensyon, parang mahirap nang aminin. At ito ay mas malalim na uri ng pagkauhaw. Kayo ba'y nagtataka bakit maraming mga tao na kulang sa pansin, naghahanap ng atensyon, naghahanap ng kalinga, uhaw sa alaga? Alam nyo po, sabi ng mga psychologist, meron daw 5 letter A na kailangang ibinibigay sa bata para kapag siya'y lumaki, hindi siya uhaw sa mga nabanggit natin, sa pagmamahal, sa kalinga, sa pansin. At tingnan natin, baka ito'y mga nagkulang nung tayo lumalaki. Kaya nung tayo naging matanda, nung tayo nagkaedad, naghahanap pa rin tayo ng mga ganitong klase ng pagmamahal, ng kalinga, ng atensyon. 5 A. First letter A, acceptance. Dapat daw ang bata ay nakakaramdam na siya'y tanggap. Kapag tayo bata pa lamang, hindi na tayo tanggap ng ating magulang, sa sinapupunan ay ayaw nang ipaglihi, nung ipinanganak ay hindi matanggap na ganun ang itsura, ganun ang kalalagayan. Ang mga bata pong ganito ay lalaki na naghahanap ng pagtanggap. Pakaramdam nila, laging may kulang. Kaya dapat daw ibigay
acceptance. Pangalawa, affirmation. Ano ho yung affirmation? Ito yung kailangan ating sinasang-ayunan ang mga bata. Kailangan binuboost ang kanilang confidence. Tama yan, very good. Okay yan. Yan. Yun ho yung mga magagandang salita para sa mga bata. Pero kapag ang naririnig lagi ng mga bata ay palpak ang iyong ginagawa, wala kang silbi, mali na naman, ano ho ang tatanim sa bata? Na ako ay walang magandang ginawa. Na lahat ng aking ginagawa ay mali. Kaya ang isang bata lalaki na naghahanap ng mga taong mag-a-affirm sa kanya na magsasabing siya'y kamahal-mahal, na magsasabing siya'y katanggap-tanggap, na magsasabing ayos at okay ang kanyang ikinikilos. Ano po? Affirmation. Number 3, affection. May mga bata na hindi man lamang nakaramdam ng lambing, hindi man lamang hinaplos nung sila ay lumalaki. Kaya, again, kapag sila'y nagkakaedad, naghahanap sila ng mga taong magpaparamdam sa kanila ng kalinga. Tingnan natin, baka po tayo ganito. Uhaw sa kalinga sapagkat nung bata, hindi tayo nakaramdam ng lambing. Pang-apat, ano ho ang pang-apat? Appreciation. Yan. May mga bata na hindi man lamang binibigyang halaga ang kanilang ginagawa. Siguro napapanood po natin ito minsan sa TV, yung eksena na tuwang-tuwa ang bata, daladala ang kanyang exam, ang kanyang drawing, mataas ang nakuha, ipapakita sa magulang. Ano ang reaksyon ng magulang? Ah, okay. O kaya, bakit yan lang ang nakuha mo? Ba't hindi perfect? Hindi makita yung halaga ng mga ginagawa ng bata. Kaya ang batang ito, kapag nagkaedad, kapag lumaki, ano ang pakiramdam niya? Walang nagpapahalaga sa kanya. Uhaw sa pagpapahalaga. At pinakahuli na letter A, attention. Kulang sa pansin habang bata pa. Kaya nga, kapag lumaki, edi yung mga tinatawag nating KSP. Mga taong kulang sa pansin. At hindi natin masisisi ang ating mga magulang kasi minsan ganito din ang pagpapalaki sa kanila. Tingnan natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y nagkulang sa limang letter A na ito? Kaya ngayon, tayo mga uhaw. We are psychologically, we are emotionally thirsty. Ano po uli yung limang letter A na yon? Acceptance, affirmation, affection, attention, at appreciation. Ito yung mga bagay na ibinibigay sa bata para pag sila'y lumaki, hindi sila uhaw sa pagmamahal. Hindi uhaw sa kalinga, hindi uhaw sa napakaraming emotional languages na kailangang nararamdaman ng isang batang lumalaki. Ito'y mas malalim na uri ng pagmamahal sapagkat sabi natin, o ng uhaw, sapagkat sabi natin, yung unang uri ng uhaw, iinom ka lamang ng tubig, wala na. Pero yung mga ganitong pagkauhaw, hindi ho ito nadadaan sa soft drinks. Hindi ito nadadaan sa tubig. Ito'y nadadaan sa kalinga. At minsan kailangan ng psychological aid. Kailangan ng tulong ng mga professional. Pero may mas malalim pa hong uri ng uhaw. Ano kaya ito? Kung meron tayong physical thirst, meron tayong emotional and psychological thirst, yung pinakamalalim na uri ng uhaw, ang tawag natin, spiritual thirst. Ito'y pagkauhaw sa Diyos. At ano ito? Ito yung nararamdaman natin kapag tayo binabagabag ng konsensya. Kapag alam nating mali ang ating ginagawa. Kapag alam nating tayo namumuhay sa kasalanan. Kapag alam nating tayo nakikiapid. Alam nating tayo nagnanakaw. Alam nating sinisiraan natin ang ating kapwa. Alam nating mali ang ating ginagawa. Tayo nauuhaw. Nauuhaw tayo sa kapatawaran ng Diyos.
Nauuhaw tayo sa isang buhay na payapa, sa isang panatag na konsensya. In a word, nauuhaw tayo sa Diyos. At mga kapatid, ito hong panahon ng Kwaresma, ito ho yung panahon para patidin ang ganitong klase ng uhaw. Mas malalim po ito dahil hindi rin ito nakukuha sa tubig, hindi rin ito nakukuha sa mga psychological aid. Ano ho ang pwedeng pumawi dito? Kumpisal, banal na misa, kapatawaran, pakikipagkasundo. Mas mahirap, pero accessible sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya huwag natin hong sayangin ang pagkakataon para patidin ang ganitong klase ng uhaw. Bilang pagtatapos sa ating pagninilay, meron ho akong tanong. Kung tayo'y nauuhaw, ang tanong, nauuhaw din ba ang Diyos? Sa palagay ninyo, nauuhaw po ba ang Diyos? Saan po nauuhaw ang Diyos? Ang sabi ni San Agustin, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Ano po yun sa Tagalog? Nauuhaw ang Diyos na ang tao'y mauhaw sa Kanya. God thirsts for men thirsting for Him. Yun ho ang pagkauhaw ng Diyos. Gustong gusto ng Diyos na gustuhin natin siya. Nauuhaw ang Diyos na tayo'y mauhaw sa Kanya. Kasi kapag ang tao'y uhaw na uhaw sa Diyos, lagi niya itong hahanapin. Nakakalungkot kapag hindi na tayo nauuhaw sa Diyos. Kapag wala na tayong pakialam. Kapag hindi na tayo nababagabag. Kapag hinahayaan na lamang natin na mamuhay tayo sa kasalanan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa, isa lamang po ang ating hiling. Na nawa, ibigay ng Diyos ang biyayang mauhaw tayo sa Kanya. At sa pagkauhaw na ito sa Kanya, siya'y ating hanapin. Hanapin natin ang Diyos na nagdadala sa atin ng tubig na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Katulad ng Samaritana sa ating Ebanghelyo, akala natin tayo ang magbibigay ng tubig. Yun pala, kagaya ng Samaritana, siya ang naghahanap ng tubig na makapapatid sa kanyang uhaw. At sa inyo ito natagpuan kay Jesus. Mga kapatid, muli sa pagpapatuloy ng misa, hilingin natin sa Diyos ang biyayang mauhaw sa Kanya. At sa ating pagkauhaw, nawa siya'y ating matagpuan, lalong higit ngayong panahon ng Kwaresma. At saan natin siya makikita? Sa kumpisal at sa misa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.